liliha. Ito yung mga ano nila. Lagay ko po yung Facebook page nila just in case gusto niyo pong mag-order. Ayan, pasadya, gustong design, maganda yung gawa nila. Yan mga pool lang yan, pang-pool. Ah, pang-pool. Galing ah. Malaki din palang puhunan po sana, no? Laki na, no? Lalo na ngayon. Bali, ano po yung mga kailangan para makabuo ng isang tao? Kunyari, bibili ka ng isang ganito, ganun. Ang kailangan mo, ito lang. Kung mag-umpisa mo pa lang, okay na ka-okay ka na dito. Tapos, ito. Kung mag-humble beginnings lang, ano? Ako, nag-umpisa ako isang ganito lang. Ah, banso kailangan mo rin? Para saan? Ah, oo, ma. Galing nga kami doon sa ano, kung bumili kami ng ano ba yan, yung kamachili na burlwood. Oo. At pinapatuyo pa, nandun pa yung kaya. Ito, ma. Ito, mga tinitis-tis na ano. Ito yung mga imported. Yan, padok yan. Magkano po ang bird foot or board foot nito? Ano yan? Board pit. 290. Ay, sinasabi ni Billy, binibilan ng ano. Ito. Yung maple naman, dati 280 lang, 270. Ngayon, 500 na. Grabe. Yung mga tako niya po nagre-range magkano? Yung let's say, yung... Pinakamababa, 2.5. 2.5. Tapos yung mahal. Patas na. Wala nang ano yung presyo. Nasa ano yun, nasa bumibili kung ano yung papagawa niya. Kasi may nakita ko may 20,000 na lang. Pero maganda na yun. Ganda naman ng ano, ang linis ng ito, magkano ito? 10,000 to? Ito, 10. Ano yan? Suki mo yan? Suki mo? Wala na. May recommend na rin sila ng ano, anong mga kaibigan nila dito. Mga nakabili na dito. 10,000? Hindi ko lang tako, ano? Hindi ba? Mas mahal pa. Depende sa materials, meron kasing materials na ano, mahal. Ano, malinis naman ang pakagawa, no? Mga may hilig sa billiards, ayan. Ay, ang ano-mano natin binabaon, ang mga design nila. Ayun, no? Sinasabon pa, oh. Ayan, mga ka-farmer, kahit pa paano na-feature po natin yung paggawaan ng tako dito sa Guagua. Ayan. Maproseso din pala, no? Tapos yung mga kahoy na ginagawa nila, minsan pinapatuyo pa nila ng ilang minsan, buwan, taon, may aabot.
ang galing yung mga nasampalok ko. Pinapaamag-amag yan. Sipin mo yung mga kahoy na akala mo wala nang gamit. Ano? Galing. Tapos may mga ginagamit pa sila dito, mga shell. Ayan, pagamihin na yung banso. Ganahin na natin ang banso. Pwede pala ang baka rito. Paan ang baka, ano? Yung iba, ginagamitan ng stainless. Ginagamitan nila ng stainless mga talit. Bebe, bulalo, pwede pala rito, ha? Ang palok. Mas safe dito kaysa sa circular. Parang tinapay lang yung kakas mo dito. Lalo na pag ginili na lang yung mga ikakat mo. Delikado rin pala, no? Hindi. Ito yung pinaka-safety na, no? Na pang-cut. Hindi na gaya ng iba. Lalagyan din ng guide yan, ano? Pwede mo lagyan ng guide. Pwede na. Oo, ano ba? Ano yun? Pag magka-cut ka, meron naman na may pantulak na ano yung ginagamit na ganyan. Ibig sabihin, paano masusunod yung tamang linya? Ah, pwede. Pwede rin. Pwede rin lagyan ng guide. Sabagay, karamitan ginagamit ito yung mga pa-curve, ano? Ah. Meron naman kasi may ano dito eh. Meron pang guide na nalalagay dito. Lalo na yung mga gawang ano, kumpanya na... Kasi sabi ni Papa yan, pwede daw sa yung mga kagaya ng upuan, medyo pa gano'n ng kaunti. Oh, mga pampaang. Oo. Oh. Pwede. Ano? Kung magka-cut ka ng maninipis na gusto mo, pantay-pantay ka pa, pwede rin to, lagyan mo lang harang dito. Tulak na lang tulak. Ano naman yung talim niya, hindi siya malapit eh. Basta matalim siya. Ito yung pinakasimta, ano? Mapang-cut ng kahoy, yung banto. Oras maputulan man ng talim yan, yun po na to, kasi wala na siyang intuito po. Baka ba iba tatalpok pa? Para saan naman yan? Mga buto. Yeah. Ah, tapos lilihahin na naman. Type na ginagamit na niya, no? Ano pa naman yung materialis yan, ha? Ano ba? Ibabaon yan. Binabaon na ano naman naman, ha? Balik na itong buto. Para lang na. Ganyan din, binabaon yung tayo. Trabaho, no? Ganyan, ano? Ha?